welcome back ulit sa White Mesa, guys, no? Maraming salamat ulit sa mga sumusuporta. Malapit na tayo mag 700 subs. So maraming maraming salamat ulit sa inyo. So by the way, napansin nyo may bagong, hindi siya bagong mukha, no? So introduce ko lang ulit, itong kasama natin ngayon is kapatid ko, younger Hello. Brother ko. So if mare-remember nyo, before nung mga yung mga unang-unang reaction video na ginawa namin dito sa White Mesa is kasama siya. All right. Welcome back sa aming channel. So ngayong gabi we will be reacting to, so maliit pa siya noon. I mean, within in a span of 2 years ay na siya. Grabe yung ang bilis ng growth spurt niya. So teka lang. Okay. Hindi na ano kasi hindi ako sanay ng ano. Nasanay ako nang gumagawa ng reaction video mag-isa. Pero 'yun, sige. Pakilala ka ulit sa kanila. Okay, ako po ulit si Jamil. Ako yung technician ng White Mesa, sabi mo. Ako yung tumutulong sa mga editing. Well, ako yung tumulong kay Kuya paano siya matuto mag-edit ng mga video, ganun. At natutunan ko sa kanya paano gumagana yung YouTube, ganun. Tapos, minsan nagbibigay ako ng advice kung paano niya gawin to. Team kami. Pero nowadays kasi, dati, di ako nagpapakita eh. Kasi schoolworks, ganun. Pero nowadays, summer, so mas maayos na. So, mas frequent na mag-appear ako. Yes, expect nyo na sa mga ilang reaction video natin. Yan, kasama ko na ulit siya. At expect nyo na maglalabas kami ng ibang content, which is magagawa kami ng mga skits. Mm-hmm. No, so, by the way, kung yung mga napapanood nyo before na mga skits namin is idea niya. So, siya ang nag-direct nun. Yep. So, might as well, syempre, suportahan ng ideas. At saka, yun nga, before, actually, itong White Mesa, hindi lang ako yung nag-formulate or gumawa nitong channel na to. Actually, idea namin to both, tong White Mesa, pati yung pangalan. Kaming dalawa yung nag-isip nitong channel. Yep. To be specific na lang. So, yun. Huwag na natin patagalin, ang gagawa natin ng reaction video is, ang title nito is La Luna ni Pablo, official music video. So, kung napanood niyo yung previous reaction video ko, dun sa kanta ni Felip na Bulan. So, sa mga comment section, maraming salamat sa mga nag-comment. Ni-request nila tong kanta na to. So, pero don't worry, yung iba pang na-request nyo dun sa comment section na yun is gagawa natin ng reaction video. Mm-hmm. Pero gusto ko muna kasing i-explore tong group nila, which is nalaman ko, thank you din sa information, na si Felipe pala is member ng SB19, no? So, so gusto ko munang i-check yung ibang kanta ng ibang member. And then, tsaka tayo magda-dive deep sa iba pa nilang kanta, pati sa SB19. So, let's go! Kadena. Ating
eh, no? Tutuloy na eh, ano ba naman? Kaya lang, hindi, balikan na natin. Ikaw, ano muna ang initial thoughts mo? Parang horror movie na Pilipino. Yung typical na horror movie. Ganon. Kaya nga, lalo na nga tao. Okay. Hindi, ako kasi, Luna is Moon eh, di ba? Oo. So, ewan ko kung may something to do sa brand nila. Kasi yung ginawa ko ng reaction video before dun nga, kay Philip, member din siya ng SB19. Kagrupo niya. Ang bulan naman means ano, moon god. So ewan ko kung may kung part ba ng brand nila yung moon, 'di ba? Kasi ito Luna eh. Siguro. Pero etong kanta na to is nauna sa bulan, no? So actually ako naman ang thoughts ko dito sa umpisa. Actually gusto ko yung aside from dun sa music, no, tinamaan siya nga napansin niya yung film. So ako, yun nga, napansin ko rin yung maganda yung ano ba tawag doon, yung ano? Cinematography. Oh, maganda rin yung editing eh. Oh, maganda rin. Para sa akin yun. So hindi ko siya actually hindi ko inexpect na ito yung maririnig ko. Kasi actually no offense sa mga fans ng SB19 at sa mga fans nila, no offense ha, kaya tayo gumagawa ng reaction video. Hindi ko in-expect na ginto yung music nila. So kasi 'di ba SB19 is P-pop group. So alam naman natin na heavily influenced sila ng ano, K-pop. Wow. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? No, makes sense. So hindi ko, just to be clear, hindi ko siya kino-compare, guys. So ngayon nagbago yung, sa totoo lang, sobrang nagbago dito sa napanood ko tsaka dun sa bulan, sobrang nagbago yung perception ko sa grupo nila. Iba naman kasi, meron kasing subgenres yung mga ganyang ano eh, K-pop ganun. Oo nga. Pero yun nga, kasi pag sinabi mo kasing ano, kumbaga yun kasi yung gusto kong baguhing narrative ng mga Pinoy sa K-pop or sa P-pop eh. Kasi ako, dumaan din ako sa, nagkaroon din ako ng time na talaga na-addict din ako sa K-pop. Especially yan sa Big Bang, yan, ang mga idol ko yan. Si Top, si G-Dragon, si Taeyang, si Seungri, si Daesung, yan. Talagang, hindi, yeah. Totoo. Alam naging, mo pero hindi naging, ko kilala siya. Hindi pero, naging fan talaga ako. Talagang sinubaybayan ko yun. So, yun nga guys, para sa akin kasi music is a genre, kumbaga ang tag doon, music is a worldwide language eh. So isipin mo yun, kumbaga hindi mo naiintindihan pero nahuhook ka, gets mo? Parang sa Japanese songs, di ba, minsan hindi mo naman naiintindihan eh, pero sa tono lang kasi doon ka na mahuhook ka na eh. So yun yung maganda sa music, no? So yun nga, sobrang nabago yung ano, ngayon mas excited ako i-check yung grupo nila, SB19. Siguro gumagawa pa sila na ibang type of genre besides to. So yun. Balik lang na lang. Naglakbay ng mag-isa, mga paniniwala ko'y tinapasok no? Ng iba. Di kailanman kailangan ng maraming kaibigan na sa kalagitnaan ng digmaan ay nawawala. At kung kailangan wala sila, yan ay di problema. Kayang-kaya at matagal na ginagawa ko na. Ang iba'y iniisip na sila'y pagwala sila. Basti ako tulad nila, ibang ka ba? Wala ako'y namoy sa wall. Ang upay ng pagkain na lupa. San man mapagpada aking paa. Di inidahan na kalipas na. Hanggang sa di na wala niya na ang puso ay bato na. Kaya kinulong ko ang sarili mag-isa.
transition na na. Unchained. Makakatakas. Unchained na siya. Wow! So ikaw muna, bigay mo muna yung thoughts mo. Wow! Ano yung thoughts mo, like, sa music, sa video, lahat? For me? Parang nakukuha kong vibe nito na eh. Parang mix ng classical pati modern music, ganun. Kasi doon sa, ano ba tawag din sa instrument na yun sa umpisa? Parang ginagamit. Basta parang nakukuha ko parang historical na theme dun eh. Tapos, pagpunta na sa kahati nun, yung rap na yun, ayun na yung mix ng modern. Tapos, pa-ikot-ikot lang, switch-switch. Tapos yung cinematography, maayos yung gusto scene. Gusto ko yung yung may moon na. Oo, oh, ganda ng shot nun. Ganda ng shot nun, oo. Oh. Kasi yung nag-direct na ito, ano, props, maganda kasi yun. Maganda yung feel, kuha niya atmosphere, yung kinukuhang... Basta yun, ano, vibe. Kasi bilang mga nag-i-edit din, though wala pa kami sa ganung level, sobrang wala pa kami sa ganung level, pero alam niyo yun, naiintindihan namin yung, like, yung process, yung hirap ng ganung klase ng editing, no? So, ibang klase. So, yun nga, tulad nga ng sinabi niya, yung sinabi niya yung switch-switch. Mm. Actually, gusto ko rin yung pag-switch niya ng atake, ng flow niya. Yung kung paano niya dineliver yung lyrics, no? Tsaka hindi, isa siya sa mga artist na hindi pilit yung pagta-transition ng Tagalog to English. Oh, diba? Kasi may mga, meron kasing mga ibang artist na gumagawa na hindi siya cringy, pero alam mo yung hindi swabe yung transition nung from one language to another language. Yung parang sakto lang yun. Oo, yung sakto lang na hindi ka parang hindi siya ganoon. So parang lang si Kent Manila eh, no, kasi tatlong linggo ay ni-switch yun na maayos eh. Yun, shoutouts kay Kent Manila yan. Yep. Nabanggit niya isa. Yep. yun yung mga ginawa namin reaction video ng mga unang two years ago. Yep. No, yun yung sinasabi niya, parang si Kent Manila ang galing mag-switch ng languages. Aside from that, ang sa concept, ang naano ko naman sa concept nung kanta is parang ano siya, introvert yung, 'di ba, yung parang ayaw sa social interaction ganun. 'Di ba? Extrovert ganun. Yung gusto sa social interaction, ganun ba 'yun? Ewan ko, basta parang ganun. Oo. Na ano siya, parang kasi ano 'to, 'di ba, boy band sila. Oo. Grupo sila. So tingin ko 'tong mga singles na 'to, parang pinapakita nila yung personality nila as an individual. So I feel like siya yung ganun, pero parang ang pagkakaintindi ko dun sa concept nung kanta niya is parang ano siya, beast to be released. Gets mo? Oh, gets ko. Kasi 'di ba meron siyang shackles pero nasa kanya rin yung susi niya. Tapos parang ang yung sinasabi niya na parang pag eto na ang lalo na, tama, parang kumbaga pagka sumapit yung full moon, mag-evolve na. Parang nagiging werewolf siya, something na parang, alam mo yun, parang nagiging beast siya. Tsaka para sa akin yung La Luna, nung narinig ko na yung hook or chorus, double meaning yung La Luna eh. Ano ba yung... La Luna yung title. Oh. Pero nung inuulit-ulit niya, La Luna. Ah, gets mo? Okay, gets. La Luna. Kumbaga parang... Once na sumapit na yung lalo na, mas lalo na siyang nagiging beast. Ah, okay. Hindi mo na pansin, mabilis kasi, smooth na. Hindi, okay. Sa akin kasi, yun nga bilang songwriter din. Kumbaga, kasi usually yung mga ganyan, merong mga deeper meaning eh. Hindi naman kasi ako
Usually kasi hindi naman kasi ako usually nag-analyze ng ganung music eh. Hindi yun nga pero 'di ba? Mind blown nga 'di ba? Okay, nung parang nag-gets mo. So props kay Pablo, sobrang witty, sobrang creative. Yep. So ako ngayon excited ako i-check yung kanta nila ng nung group nila. Ako na interesado na konti. Yes. Yeah. Ngayon mas nagkaroon ako ng interest. So alam niyo yun, ito talaga yung maganda sa ano, sa music. Alam mo yun, may ano kapag mga artist meron mga secret meaning, deep meaning sa ilalim. Tsaka yun nga sa mga ibang mga hindi kasi meron mga tao which is understandable, may mga tao na meron lang talagang certain type of genre na pinapakinggan. Oh. Pero ako I suggest sa mga tao na ganun, try to alam niyo give it a try never judge the book by its cover. Kumbaga maganda. Yeah, actually ito rin yung gusto ko sa ginagawa naming art ngayon eh, na reaction videos. Alam mo yon na kahit ako alam mo yon, learning ka pa rin sa ibang klase ng tulad niyan, 'di ba? Wala, yun lang. Sobrang nakakatuwa lang. Nakakatuwa, sobrang saya lang na to be a fan of music. Wag lang hindi wag na yung music eh, to be a fan of art in general. Nakakatawa siya. Iba't ibang bagay naman ano eh, may art sila eh. Some Totoo. Form. So yun guys, maraming salamat ulit. Magsi 700 subs na tayo. Lapit na. So try natin konti na lang yan guys. Push natin ng 1000 subs no. Kung pwede. Yeah. Oo. Kaya yun for sure. So maraming salamat ulit. Tsaka lalo na sa ako sobrang thankful ako sa mga nagko-comment kasi without you guys hindi ko matatagpuan tong kanta na to. Or kung matagpuan ko man later pa sa on. Buhay ko parang ganun. Kumbaga at least nauko na siya na laman. So maraming salamat sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like, sa mga nagsusubscribe, sa mga nag-share ng mga content namin. Maraming salamat. Thank you guys. So yun, we're out. Peace.